sana po ano, ay makita natin yung kahalagahan ng pangungupisal. Pangungupisal. Noong nakaraang Sunday, ano po yung nakaraang Sunday? Ano po yung ipakayalo natin nakaraang Sunday? Ano po pinagdiriwang natin nakaraang Sunday? Pentecost. Sa Pentecost, apat ang biyaya na ibinigay ng Diyos. Ano yung apat na biyaya? Kapayapaan. Ano pa? Ang Espiritu Santo. Pangatlo, kapatawaran ng kasalanan. Pangapat, ang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Yan ay gift na ibinigay ng Espiritu Santo. Sangayon sa Ibanghelyo natin noong nakaraang linggo. At yung apostolado ng panalangin, kung inyong maalala yalin, ay kayo ay inaatasan na hindi lamang magsimba kapag unang biyernes ng buwan. Ano yun? Na kayo ay, anong gagawin nyo pa? Mangumpisal. 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 Ako ay palaging sinasabi ko, kaya baga pa ko yung trabaho ng pari yun eh. Trabaho ng pari ang mangumpisal. Baby, sabi, mas gusto mo siguro namin na wala kami trabaho. Pero, siguro may sabi ko, mas may gisip ko, walang mangumpisa kasi wala kang trabaho. Pero, sayang. Sayang yung biyaya na ibinibigay na kapag ko mangumpisa. Father, wala man akong malaking kasalanan eh. Ang kasalanan ko lang yung nagmura. Ay, di yun ang kapisal mo. Nagmura kang tapos. So, ano? Nagawa mo yung tungkulin mo bilang apostolado ng panalangin. And then, samahan mo ng pagmamahal. So, hindi naman sinabi ng simbahan na malaking kasalanan na ikumpisal mo ito eh. Simple sabi ng simbahan ni Olin, mangumpisal ka para sa paghahanda ng unang biyernes ng buwan. So, alam niyo kapag nagagawa niyo yan, makapag-umpisa kayo once a month, ay napakalaking biyaya na makita po natin. Pero sabi nga, kapag gagawin niyo yan, na ipinanganak mula sa pag-ibig, magiging madali. Magiging madali. Ay, Father, ayaw namin mahirapan yung aming kura-paroko. Ay, hindi. Tungkulin namin ang magpag-umpisal. At ang higit sa natin ang pakinabangan natin yung biyaya. Kasi bahari mo yun, ano? Ay, what is the use of your power kung hindi mo ginagamit? Ano yung gamit ng kapangyarihan na magpag-umpisal? Kung wala namang nangungumpisal, eh wala rin. So, pero yun kasi ang gawin niyo. Bakit? Trabaho ito ng apostolado ng panalangin. Mangumpisa na every Sunday. Pero sabi mo nga, lakipan ninyo ng pag-ibig. Pablo, na hinihiling ko po sa inyo, lalong-lalo po sa usapin natin ngayon, ito po ay bahagi rin po ng aking patyaya sa pagkapahalaga po natin na kinakailangan natin ng manalangin. Lalo-lalo po kakibay ito sa pagkapahalaga ng buhay ng tao. Ito rin po ay suggestion ko na maging bahagi ng ating gawain. Hindi lamang po sa apostolado ng panalangin, but I expect na sana po ay ito ay mapasimula ng mga miyembro ng organisasyong pangsimbahan. Lalo-lalo na po sa usapin sa pagkapahalaga sa buhay ng tao. Ano yun? Isa po magagawa natin. Kasi sinasabi natin na ano bang ginagawa ng simbahan sa mga nangyayaring patayan, sa war on drugs, sa war against terrorism, yung nangyari po sa saan yun?
So, bahagi yun. Hindi lang ako sa Marawi, yung dyan sa hotel. Resort world. Ay makita ko po yung isang kumpanya ay nalit. Na, kasi yung kumisan, bagamat po yung Einstein ng ating simbarili, tayo ay pro-life. Pero nakakalungkot po sasabihin na pro-life tayo, pagkatapos kapag may narinig tayong patayan, wala tayong ginawa kundi magmura. Ano ba yan? Wala nang ginagawa kundi magpatayan. No? Well, ay ayaw natin ng patayan, pero asan yung mga Kristyanong pagkilos doon? Nasaan doon yung pagmamahal? No? We only spread the hate for violence. And we also spread the hate for violent people. Hindi pa rin mga Kristyano yan. Bakit? Hate yun eh. Hate yun. Anong sabi ni Jesus? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So anong gagawin ninyo? Kapag may narinig kayo na ngayong araw na ito, lima ang namatay. Noong Resort World, 38. Oh, ano, napakarami, parang tayo nasa war zone, no? Yung aking pong panyaya, ito po kasi ang aking panyaya, pwede ninyong magawa anywhere. Kahit ako, hindi kayo apostolado ng panalangin, ito yung aking hamon, nalit. Pray one Hail Mary sa bawat narinig ninyong namatay. Halimbawa ho, ngayong araw na ito, narinig nyo sa dyaryo, o sa radyo, na basa ninyo sa dyaryo, o napanood ninyo sa TV, may namatay, lima, magkasal kayo, ng ano, limang Ama Ginoong Maria, para saan? Sa tatlo, isang Ama Ginoong Maria, para sa tatlo, tatlo na kagad. Ano yung tatlo ito? Para doon sila matay. Nanawa makamit na niya yung kaluwalhatian walang hanggan. No? Makarating niya siya doon sa kaharian ng Diyos sa langit na ipinangako sa kanya ng binyag. Kung ang namatay ay pinatay, ipinalangin ninyo yung pumatay. No? Bakit? Na magbalik loob siya sa Diyos. Pangatlo, kasi malayo naman, hindi nyo naman mabibigyan ng abulo yan. Pangatlo, alin, ipagdasal yung kamag-anak. No? Na magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. No? Kasi po yung mga kamag-anak kumisan, kapag po yan ikaw inamatay at kumisan ni alin, masama ang loob mo sa mundo. No? And sometimes yung mga naging biktima ng karahasan ay mambibiktima rin ng karahasan. No? Kaya pag-usaw ninyo sila. No? Nanawa, huwag nang magpatuloy ang karahasan. Kaya pag-usaw ninyo rin yung mga namatayan. No? Kawawa yung mga namatayan. No? Kahit ako siguro sabihin natin yung sa resort world, no? Binigyan ng tanging 1 million. No? Ah, may 1 milyonado pa nga. No? Patay naman ang anak mo, no? Patay naman ang asawa mo. Kaya, we need to pray. We need to pray. So, yun po sana yung aking patuloy na hamon. One Hail Mary. Ano? Sa bawat namatay. Sa bawat pinatay. Sa bawat kamag-anak na namatay. Every time na marinig ko ninyo. Bakit? Ay, ito yung mga Kristiyanong pagkilos. Eh? We have to look for a Christian move. No? Kasi kung wala tayong ginagawa, ay, nasaan din yung pag-ibig? Wala lang. No? Kung wala tayong gawin, just pass it. So, ano yung ating Christian move? Magdasal tayo ng isang Ama Ginoong Maria. Bakit Ama Ginoong Maria? Sabi ko, any prayer could do. Pero isa po ang aking hamon na ilin. At bakit naman mali? Kasi bakit po? Kasi ito yung ganda ng ating formal prayer. No? Isang maganda ng formal prayer na hindi ka na mahirapan na mag-isip. Halimbawa, pwede mong gawin ito kahit na ikaw ay naglalaba.
Pwede mong gawin ito kahit na ikaw ay nagpapakain sa iyong anak. O inalagaan mo ang sino mang may sakit sa inyo sa bahay. Kasi bakit? Sa ulan din na natin eh. Hindi na tayo mag-iisip. At maganda po doon sa mga panalangin ito na bagay ng Marianet. Aba, biblical ang pati. Biblical pati yan kasi yung unang bahagi mula sa Biblia. Abagi na Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Anong isusunod? Ipanalangin mo kaming mamamatay ngayon. So, bahagi mo, no? Bahagi mo na kung saan ay kasama dyan, no? Kung sakaling tayo ay mamamatay. So, kaya tama-tama, makasalanan. Ay, baka magbalik loobin ng pumatay. So, yun po yung aking hamon. Lukod doon, pwede nyo ang ipagdasal. Kapag may narinig kayo na, ngayong araw na ito, every time, kung kanina umaga, narinig nyo uli, ngayong hapon, narinig nyo uli, no? Ay, let us move to prayer. No? Lalo-lalo sa usapin ng pagkapahalaga sa buhay ng tao. At yun po yung aking hamon. We pray, one Hail Mary, sa bawat namatay. Yun po mismo, no? Kapag may narinig ko tayo, no? Para makita po natin, paralim. Instead na magmura tayo. Kasi bakit? Ito yung sabi ni Jesus, eh. Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So ito po yung ating idulog sa harapan ng pong may kapahal na maging hamon natin sa biyay. Pero yung patuloy ng pag-iisip na ito pong lahat ng pag-inus na ito nawa kayo rin, maging ipanganak ng gawa ng pag-ibig. Ipanganak ng pag-ibig. Kinakailangan palaging may kasamang pag-ibig. Magiging madali ang ating trabaho kapag may kasamang pag-ibig. Magnilayo tayo ng ilang minuto para po sa nabagit, baka may gusto pang sabihin sa atin ng Diyos.
tumayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ng kaligtaan ng Diyos, Ama ng Kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumika kami, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na paikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ng inyong puso at iwan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, pinalugod mong sa Kanya'y baguhin yung mabuti ang lahat. At sa pamamagitan niya'y aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi na iba sa iyo, minabuti niyang maging diri na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong iniayin niya ang sarili ng kaming makasundumo. Kaya naman na iyong itinarangal at iyong itinampok siya upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ay lahat ng sa kanya'y nakikisa at talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyahoy ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang abunan, hinawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang
misteryo ng pananampalataya. Sa pagamagay muling pagkabuhay ng mga pinayari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa rabo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa magkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Kusgusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kaparian. At alahanin mo rin ang mga kapatid natin na hinday na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga gumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pag-idapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria nila ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mabanal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang amin. Bigyan natin sa Diyos na naway lalo mo tayong umibig sa Kanya at sa ating kapwa. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo, kahit kapayapaan na ibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumaiyo din. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaniyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayong lahat para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan o death penalty. Ama, pinagmumulan na tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagpapataon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nang ipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan, tugon. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti, tugon. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat pumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, tugon. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan, at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ay maaaring ugat ng kriminalidad, tugon. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo, tugon. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, tugon. Manalangin tayo, Ama ng Habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo, kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit, hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilong ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng may sakit. Ama naming mapagmahal, pag-arihan mo ang iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang hindi lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa.
Ikaw ay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.